tuwing tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bilang paghahanda sa banal na pagdiriwang, magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang panyaya at humingi tayo ng tawad sa Kanya sa mga panahong nagkasala tayo sa Kanya at sa isa't isa. Panginoong Hesus, Ikaw ang mabuting pastol na naghahatid sa amin sa kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang tinapay ng buhay na walang hanggan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming hukom at mawaing tagapagligtas na darating sa pagdating ng panahon. Panginoon, kaawaan mo kami. On, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Aman aming makapangyarihan, ang paglingkuran kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga ito na kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumatanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung magkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagaan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin, pagpalain at huwag sumpain. Makipaggala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan.
Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwang ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Tumayo po tayo. Ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naganda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inaanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sanang bahalang magpaumanin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sanang bahalang magpaumanin sa akin.' Sinabi ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.' Pagbalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang inutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Parang nakakatawa po yung naging tagpo sa Ebanghelyo sa simula nang may nagsabi daw po kay Jesus Nazareno, mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Para bagang sinasabi niya, mapalad yung mga inaanyayahan ng Diyos. Di ba ngayon sa atin, may mga ekspresyon na kapag may nakita kang namamasyal, may nakita kang nasa handaan o nagbabakasyon, ano yung sinasabi ng karamihan? Sana all. Sana lahat. Para bagang ganito yung sinasabi nung tao kay Jesus Nazareno, mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Sana lahat makasalo. Sana lahat maging kabahagi sa langit. Ngunit sa talinghagang tugon ni Jesus, malinaw din ang kanyang sagot. Lahat sa katunayan ay inaanyayahan ng Diyos. Kung ang sasabihin ng tao, sana lahat makapasok sa langit, sana all sa langit, ang tugon ni Jesus, lahat naman ay inaanyayahan. Walang pinipili, walang tinatangi, lahat gustong isali ng Diyos. Yun ang mabuting balita sa atin. Ikaw man ang pinakamabait na tao ngayon. Ikaw man ang pinakamasamang tao ngayon. At kung nandun ka sa gitna, lahat inaanyayahan ng Diyos. Lahat po tayo, di ba, araw-araw, may paanyayang tinatanggap. Pagising mo pa lang kanina, may paanyaya ka nang tinanggap. Ginigising ka na siguro nung Anghel de la Guardia mo, gising na, bango na, magseserve pa, magsisimba pa. Gising na, pupunta ka pa sa trabaho. Yung mga bata, gising na, may pasok na. Pagkagising na pagkagising mo, pagkaligo mo, maririnig mo ang nanay mo, kain na. Halika na. Kahit yung mga nandyan sa labas, nag-aaya. Kung saan ka pupunta? Sa Divisoria ba? Sa Baclaran ba? Sa Quezon City ba? Yung nagtatawag, nag-aanyaya. Mamaya paglabas ninyo, tatawagin kayo ng mga tindera. Minsan nga, habang nagsisimba ka na dyan, inaalok ka na ng mga tindero at tindera. Nung mga manghuhula, nung mga nagtitinda ng kandila, hanggang mamaya, katakot-takot na paanyaya ang matatanggap natin. May mga paanyayang panandalian. O mamaya, sabay tayo. Dumaan muna tayo kung saan man yan. May paanyayang medyo matagal-tagal. Magtrabaho ka abroad.
magtrabaho ka dito o dyan. May panyaya ring panghabang buhay. Baka mamaya, may nagsisimba dito, nagdadasal ka, biglang may mag-propose sa'yo, yung matagal mo nang inaantay. Sasagutin mo na ba? Ang Diyos, araw-araw, nagpapaanyaya din sa atin. Nagpapaanyaya siya sa landas ng kabutihan. Nagpapaanyaya siya sa landas ng kasaganahan. Kaya nga ang ginamit ni Jesus Nazareno na larawan, handaan. Dahil kapag ang Diyos nag-anyaya, sagana. Kapag ang Diyos nag-anyaya sa ikabubuti natin, makakatulong sa atin. Kaya nga ang tanong, tumutugon ba tayo sa paanyaya ng Diyos? Nakikinig ba tayo sa paanyaya ng Diyos? Pansinin niyo po yung mga dahilan sa talinghaga. Nakabili ako ng bukid. Kailangan kong puntahan. Nakabili ako ng 5 pares na baka. Kailangan kong isingkaw. Busy. Maraming pinagkakaabalahan. Ganon din kaya ang katwiran natin sa Diyos. Busy ako. Marami akong ginagawa. Marami akong inaalala. Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo. Baka may mga ibang iniibig pa tayo higit sa Diyos. Kahit ang pamilya, kahit yung minamahal mo, maaaring maging hadlang sa paanyaya ng Diyos. Kaya, ingat po tayo dahil tandaan natin ang paanyaya ng Diyos ang pinakamainam sa lahat sapagkat ang paanyaya ng Diyos laging sa pinakamabuti. Ang ibang paanyaya, pangalawa lamang. Ano kaya ang katwiran natin? Inaanyayahan ka ng Diyos magkumpisal na? Bitawan na yung kasalanan na yan? Sabihin na ang totoo? Magpakumbaba ka na at magpatawad ka na? Ano kayang paanyaya? Alam naman natin yan sa puso natin. Pero katulad sa talinghaga, marami tayong ikinakatwiran. Marami tayong agam-agam. Marami tayong dahilan. Sa pagpapatuloy ng misang ito, hilingin natin sa Poong Nazareno, lagi tayong gisingin. Lagi tayong patalasin ang pakiramdam. Turuan tayong laging makinig sapagkat araw-araw nag-aanyaya siya sa atin. Araw-araw hinahatid niya tayo sa pinakamabuti. Makatugon nawa tayo sa Kanya. Tumayo po tayo. Mga kapatid, may pananampalataya nating itaas sa Ama ang ating mga kahilingan. Siya ang nagnanais na tanggapin nating lahat ang Kanyang paanyaya sa hapag ng buhay na walang hanggan. Ang ating tugon, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa, naway umunlad at maganyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo.
Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway matagpuang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng Kordero ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang makiisa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tumugon kami ng may bukas na puso. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya tutang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa amin na dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesucristo ang laging nag-aanyaya sa atin sa kabutihan at pagbabagong buhay. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pariyo lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan ang ino at Diyos nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan,
at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating ngayong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao, lalong-lalo na ang ating mga kaanak at kaibigan na ipinagdasal ninyo at ipinagkatiwala nyo dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa'yo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos. Sana po marami pa rin ang tumulong. Marami pa po tayong kailangang gawin bilang paghahanda sa deklarasyon ng ating simbahan bilang pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Lahat tayo ay inaanyayahan ni Jesus Nazareno. Wala siyang pinipili. Lahat gusto niyang mapabuti at maligtas. Makatugon nawa tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Astumay.
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.